Balik vlog tayo, gamit natin itong ating Aerox 155 version 2. So, update ko lang kayo sa mga bagong setup natin. So, naglagay tayo ng 10 grams na flyball. Of course, JVT pa rin. Tsaka nagpalit tayo ng clutch chassis. Okay, JVT with 1000 RPM na clutch springs. Okay. So, nung una kasi nagpalit tayo ng from stock, nagpalit tayo ng 1200 na clutch springs tsaka 1200 na center spring. So, ngayon bumalik tayo sa 1000. Okay, so binaba natin ng konti and then nagstay tayo sa 1200 na center spring. Okay, and then the rest wala na akong iniba doon. So, ang 10 grams na bola ang nilagay natin ngayon. Nung una tayong mag-start mag-setup ng ating CVT, tinry natin yung 12 grams. Okay naman siya pang touring din. Oo, may dulo, may acceleration. Pero sa weight ko na 85 kilograms, medyo bitin ako. Okay, so tinry natin yung after that, tinry natin yung 11 grams naman. 11 grams, okay siya. Okay din siya. Nagpalit lang tayo ng mga bola that time eh. Hindi tayo yun nakialam sa ibang parts. So bola lang ang pinaglalaroan natin. Pero I think meron pa siyang ibubuga eh when it comes to acceleration. So ngayon tatayin natin itong 10 grams from 0 to 60 and then 0 to 80 and 0 to 100. Ayan, so bago yung ating side mirror. Okay, napakaganda ng kanyang view, napakaliwanag, napaka-clear. And gusto ko yung shape niya. Ayan, pinasok natin siya kasi para kahit sa mga traffic makasingit pa rin tayo. So ito guys, ang isang napansin ko, yung kanyang VVA, nasa 5,000 plus pa lang, nag-activate na agad. Okay? So, lumilitaw ko agad yung kanyang VVA, ayun o. No? Nakikita nyo, yan. So around 5,800 siguro, nag-activate na siya. Which is maganda kasi malabas ka agad yung power ng motor. Ang downside lang talaga is mataas sa ano, mataas sa fuel consumption. Tingnan natin kung ilan na ba. Dati kasi nung stock to nasa 40 plus tayo, 41 ganun. Tapos nung nagpalit tayo ng mga bola, nag 12 and 11 grams tayo, naging 35, 34. Ngayon 10 grams, so tingnan nyo, 29.3. Minsan 30, yan ganun. So hindi na siya tumataas ng 35. Yun lang ang ano talaga, yun lang ang cons pag nagpalit ka ng bola and springs. Mas tataas yung RPM mo kasi mas magastos sa gasolina. 1, 2, and start! Ayun. Ang bilis ah. Ang bilis niya nakuha. So ngayon 0 to 80. 1, 2, and go! Bilis! Ang bilis niya nakukuha ngayon. 0 to 100. 1, 2, and go! Yeah, so far ang torque drive na lang ang stock natin guys eh. Clutch chassis na pagpalit na rin tayo. Yeah, so kung gusto niyo maglaro sa speed ng motor niyo, sa gearing ng motor niyo, pura lang naman i-upgrade itong flyball and springs. Kahit every 3 months palit ka ng mga bola mo and springs, pwede kang mag-experiment. Hindi siya ganun kabigat sa bulsa. Okay? So yun yung experience natin. Gusto ko lang i-share sa inyo from 12 grams to 10 grams. Depends on your sa purpose na gusto nyo. Okay, kung pang touring, kung gusto mong city driving, okay, acceleration, top speed, depende. Okay, basta pag gusto nyo ng acceleration, try nyo start kayo 12 to 10 grams or 9 grams maybe, depende kung nakaset yung makina nyo. Pero kung stock makina, siguro pinaka maximum 10 grams.
tapos 12 grams, 11. Kung gusto nyo naman touring, try nyo 13 grams, ayan, 13 grams, or maybe 12, hanggang 12, 12, 13. Ang 14, medyo mabigat na lang konti, medyo malamiya yun, for sure, pero may dulo. Okay, pero kung sa fuel consumption, mas matipid yung mabigat na bola. Okay, pag magaan, mas magasto sa gas, kasi mas mataas yung RPM niya. Okay, pero ang kagandahan nun, mas mabilis yung acceleration mo. Pag naman mabigat na bola, mas matipid sa gas, mas less yung acceleration, mas mahina sa acceleration, mas madulo naman siya. Okay, depende siguro kung saan ka nakatira. Kung maraming paakyat sa inyo, syempre set mo ng mas maganda yung acceleration. Kung puro patag sa inyo, set mo ng medyo mas maganda yung top speed, diba? Depends, it depends sa gusto nyo, sa trip nyo, guys. Ayan. So ayun, tapos yun na yung vlog dito. Siguro iraride natin tong Aeros natin, isang long ride. Okay, pipili tayo ng lugar na maganda, may diretso, may bankingan. Okay, so yun guys. Again, thank you sa mga subscribers ko, sa mga patuloy na nanonood sa akin. And yan, pasensya na at ngayon lang tayo nakapag-update sa ating Aerox. Nabisi tayo sa pagbabike. Okay, pero syempre hindi pa rin natin nakakalimutan yung ating pagmamotor. So syempre, talagang yun ang hiling natin, basta two wheels. Ayan, so thank you for watching guys. Keep safe and God bless. Lagi kayong mag-ingat sa mga ride nyo. Ayan, so till my next vlog.